Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan ay ang ginagawa ko po ngayon ay nag-set up po ako ng ito, piso wifi. Ito po ay nakabilan. So, isa sa mga customers ko sa nabingwit ho natin sa atin pong YouTube po mga kaibigan. Yan. So, yan po misis ko mga kaibigan. No? Say hi. Hi. Hello. What can you say about my vlog? So, ito na po mga kaibigan. Ito po yung trabaho natin mga kaibigan. Ano? Kasi yung yung nag-prepare ho. Taga-prepare po mga kaibigan ng piso wifi ko ay wala na, umalis na. No? Okay. So, yan. So, kailangan ako na mismo yung gagawa, mga kaibigan. Yung antenna ho natin ay okay na yun. Na-configure na ho natin. So, yan yung sa ibabaw ng babo ng box natin. So, ito yung gamit natin ay TP-Link Switch Hub 9GB. Ito po ay 2.468 8-port. So, hindi na tayo gagamit pa ng USB LAN. Ang ginagawa niyo dyan? Ano yun? So, ito yung mga box natin, mga kaibigan. Hindi pa yan nakabagong gawa pa lamang ito. Katatapos lang. Yan. So, ito yung mga gamit ko. Ang kalat. So, dito mga kaibigan, kailangan natin mag-crimp ng crimp po natin dito ng mga ng isang UTP cable na ganito kataas. Dito papunta sa ating pong board. Yan. May 6K lady ho tayo dito mga kaibigan. No? Wow! So, kailangan natin mga kaibigan na mag-crimp ng UTP cable na dito kataas para ilagay natin sa ating switch punta sa board. Mas mahirap mga kaibigan kung ganito ka liit yung ikikrimp natin kasi tawag dito. Pag kasi minsan sobrang nabuto sa Tagalog, sobrang ikli na hablot yung wire galing dito. Kaya Plong aku nadai.
Kung kayo po ay hindi pa po marunong or hindi nyo alam paano mag-crimp, meron din po tayong video nito mga kaibigan. Ilalagay ko lang sa description ng ating video, sa baho ng ating video para makita nyo po kung paano siya gagawin. Madali lang naman. Pero una, siyempre, mahihirapan ka muna, no? Bago mo ma-perfect yung ganitong pag-crimp. Normal lang yan mga kaibigan. So, dahan-dahan lang. Sorbo lang natin mga kaibigan na talagang hindi tayo magkakamali kasi ang nakakapagod ng pabalik-balik na trabaho. Yan. Test muna natin kung susukatin muna natin mga kaibigan, no? Na sobrang haba nga, sobrang haba yung na-crimp po natin. Yan. Dito natin yan ilalagay. Tapos dito. So gagawin natin ngayon is hanggang dito yung i-crimp lang natin dito. Tayo mag-crimp. So, hindi nyo alam mga kaibigan, yung color coding ng UTP cable. Pwede naman kahit naka, mga kaibigan, kahit hindi natin nasunod yung standard na ginagawa ng iba. Basta same lang din dun sa kabilang dulo. Pero yung color coding talaga ng mag-crimp ng UTP cable or G45 ay una yung white, orange, tapos orange, tapos itong white, green, tapos susunod nito is yung blue. Yan. Blue, tapos sa blue is yung white blue, tapos yung green, memorize nyo lang mga ibigan, madali lang naman tapos yung white, brown, tapos last yung brown mga ibigan. So, kung ano yung nasa dulo, yung pagkasunod-sunod ng kulay, ay ganun din sa kabila. So, okay. Ayan, ganito mga ibigan. Minsan yung kulay ay kulay mga kaibigan minsan ay humihiwalay. So ayan. So okay, so okay na. Ready lang natin mga kaibigan. Diin natin yung para talagang papasok yung cable sa ilalim. Para hindi tayo ulit na naman na mag-crimp. Okay. So, tingin ko okay na. So, pwede na. So, ayan na. So, syempre, test natin. Para
talagang alam natin na gagana yung ano, yung setup natin. Pinaka-importante maibigan itong ano, yung cable din. Okay. So, yan maibigan, okay. Okay yung testing natin. So, hindi na tayo ulit pa. Okay, so, lagyan natin maibigan, ano. Okay, ito naman. Yung sa likod, nilalagyan ko na lang ng gano, stick glue. Para hindi siya maano, para hindi siya matanggal. Ay, mali pala. Dapat yan. So, okay. Okay na to. Ayan. Kasi babiyahe pa po ito mga ibigan ng ano, takloban. Yun nga, nabingwit ho natin sa atin pong YouTube channel. Actually, meron na po tayong mga customers sa takloban mga ibigan eh. Marami na ho tayong customer dyan. So, okay, so try natin na ilagay yung ano. Okay. So, yan. Pusin sa yan. So, perfect mga ibigan, ano. Saktong-sakto. So, ang gagawin natin ngayon muna is atin mo po munang i-ano ito, i-tawag dito. I-config ko natin as VLAN itong piso wifi. Itong ano, itong piso wifi natin. Para mag-match sila doon sa atin pong antena na TP-Link. So, okay na yan. Hindi na ito matatanggal. So, ngayon, syempre, gagamit muna tayo ng USB LAN. At saka, ito muna yung gagamitin nating antena. Kasi, set up natin siya, yun nga, as VLAN mode. So, hindi yan gagana mga kaibigan kung hindi natin siya na-set up into VLAN. Kung ang antena lamang yung naka-VLAN, syempre di gagana yung ano, yung piso wifi natin na naka-VLAN setup. Kung wala po kayong antena, yung ibang antena, set up muna, unahin yung po muna ito bago yung antena. Bali, ibig ko sabihin mga kaibigan, unahin yung i-set up yung piso wifi ninyo as VLAN bago po yung pag-set up po ninyo ng inyo pong antena. So, nilagyan ko lang again ito ng USB LAN. Yun nga, dahil i-set up natin as VLAN yung atin pong piso wifi, okay? So, itong ano, ISP natin kahit saan po ditong butas ilalagay lang natin dyan, kahit saan po dyan ay gagana po yan. Yeah. So yan yung kanyang mukha na mayroon pang ano, USB LAN ano. So ngayon itatry na natin, lagyan na natin mga bigyan natin pong window. So yan. Uy, hindi mo yung kuhan. What's happened? Ayan. So, ayan may bigyan. Naka-plug in na yung ating window. So, check natin yung ating board. Kung mayroong mga light, kung may light indicator, ayan. Papansin nyo, magbiblink po yan. Tapos, syempre, itong USB LAN, bago pa lamang kasi yung pag-plug in natin sa ating piso wifi, normal lang na pawala-wala yung light indicator ng USB LAN. Okay. So, ayan, nakikita ninyo. Kahit ganito po yung setup niya, pwede po yan. Okay, try natin mga ibigan na ano, gamit tayo ng ibang cellphone. Ma'am, pwede manghulam ma'am, mag-cellphone ma'am. Sige, kumunap cellphone ma'am. Uy! Huwag yung cellphone nila. Totoo. Aman. Okay, so test natin mga ibigan. Set up pala. So, pangalan niyan is
highly and highly tester, highly tester. Yan, connected na po mga kaibigan, connected po tayo agad. Ayan. So ngayon, try natin. Lugan po muna natin mga kaibigan, no? Siyempre yung pagtesto natin mga kaibigan ng mga piso wifi bago namin pinapadala yan, itetest po muna namin yan kung yung mga barya is talagang papasok nga ba. So kaya nga nito mga kaibigan, ayan, nag-tawag dito, nag-stagnant po yan, nawala po yung kanyang portal. Ibig sabihin yun pong internet ay nabubot na naman yung board natin, kasi nga bago pa lang natin nasaksak yan. Kaya no, nawala siya, kaya ngayon bumalik na naman. Pero second attempt natin mga kaibigan, hindi na po mawawala ito. Normal lamang mga na maghihintay tayo ng mga ilang segundo bago mag ano, tawag dito, normal na yung pwede na talagang hihintay muna tayo ng ilang segundo bago natin magamit ang tuloy-tuloy yung ating pong piso wifi. So ngayon dahil nga yun, stable na yung kanyang light indicator, so pwede na natin pasokin ulit ito. Siyempre check natin yung SSID, tapos kaya papasok tayo sa ano, portal. Yan mga kaibigan. So may barya tayo. Titesto natin kung ito ba ay mahuhulugan. Okay. So yan. Ayan mga kaibigan. So lahat ng barya pasok. Ibig sabihin good po yung atin pong piso wifi. So ngayon, isi-set up ko siya as VLAN para dito sa atin pong antena. Ito mga kaibigan, itong antena ho natin ay magmamatch dun sa itong piso wifi. Okay, so ito po ay LPB mga kaibigan, kasi yung pong request ng ating customer is syempre LPB, kaya at LPB yung prepare ho natin. Yung portal nya alam naman natin yan, LPB. Then 0.0.1/admin. Okay, so yung default password admin, tapos 1 2 3 4 5 6 7 8 9, copy natin yung ano, yung captcha. Okay, so sign in. Para maklaro mga kaibigan yung pag-setup po ng piso wifi as VLAN, meron din po tayong video mga kaibigan, ano, ilalagay ko na din sa link kung paano siya i-setup pag nag-setup tayo sa admin ng ano, LPB. So ayan, hanapin lang natin yung ano mga kaibigan, itong saan na ba yun, itong 1. So ay hindi pala, mali. So hanapin natin mga kaibigan itong ano, itong saan na ba yun, interface. Okay, so interface, so ito mga kaibigan, nasa interface. Tapos mapapansin ho ninyo meron pong access point po dyan, ETH1. So gawin nyo lang po na VLAN setup. Okay, so click VLAN, tapos yung VLAN ID is 13, huwag nyo po yung ano, galawin, 13 po yan. So yun lang, baguhin nyo po dito sa ano, interface nya, gawin nyo lang VLAN, tapos scroll down then save. Yan, naging success na siya. So syempre ibuboot po natin ito. Yan, boot natin ng system. Katapos yan mga kaibigan, pwede na natin ano, i-set up yung ano, yung antena nya sa piso wifi box. So pag naging okay na po ito mga kaibigan, hindi na po siya hindi na po natin 'tong magamit
or ibig sabihin ko maibigan, hindi na po natin makukonnect doon sa yung gamit natin na antena kasi nga nakabilan na, pa, na po ito. Kung ang inyo pong antena is hindi po nakabilan, eh siyempre hindi po tayo makakakonekta dito po sa atin pong piso wifi. Kasi nga, eh, hindi nga magka-match yung dalawa. Dapat yung system natin is admin at dapat yung ibig sabihin yung antena natin is dapat admin. Again, mga ibigan, hindi po siya pwede sa Comfast, okay? Tipiling po yung gamit po natin. Kasi nga, bilan mode nga po. So, ngayon, iti-test natin, mga ibigan. So, tanggalin lang natin. Hindi na tayo gagamit pa ng USB LAN. Tatanggalin natin itong USB LAN. Make sure natin na hindi maluwag yung pagkalagay ng cable. So, itong ano, mga ibigan, ISP, itong internet provider natin. Kahit saan pong butas ko dyan, kahit saan pong port ng ating pong switch ay pwede po natin ilagay. So, ito po, steady lang po yan. Tapos, okay. So, set up natin to. PUE. Ilagay ko na lang yung ano, mga ibigan, antena. Ano, pwede na, din naman pag nag-test kayo, eh huwag nyo nang ilagay yung antena, yung sungay niya. At syempre, yung sa LAN, yung LAN, ilalagay natin dito. Pa, dito po sa ano, power supply ng antena, LAN, itong dulo niya ilalagay natin dito sa kahit saan po dito, mga ibigan, ano, kahit saan port po dyan. So yan niya. So yan yung itsura ng ano, setup ng VLAN mode. Ayan. So isasaksak ko na yung ano, antena. Okay. So yan, good po yung ating antena, mga ibigan. Tapos, itong ating pong piso wifi. Ayan. So, pansin ninyo, mga ibigan, ano? Ayan, nagbiblink naman yung board niya. So, wala na po tayong ginamit na USB LAN. Okay, so, base sa experience namin, mga ibigan, maganda talaga yung VLAN setup. Okay, so yung pangalan niya is George Piso Wifi. Ayan, shoutout kay Sir, ano, Sir Aaron. Ito yung pangalan ng kanyang ano, Piso Wifi. Click lang natin yan. Okay. Ayan, connected agad, mga ibigan, ano. Unang attempt natin sa pag-connect ng Piso Wifi na ito. Minsan kasi, pag hindi siya automatic, pag tayo po kasi ay nakakonekta na, no, minsan ay hindi na po magpa-pop up yung automatic sign-in. Yan. So, nakita ninyo, naka-pause. Resume lang natin. Tapos, itry ho natin hulugan ulit. So, maghahanap naman tayo ng barya. So, yun lang, mga ibigan. Yung kasing, ano, VLAN mo, dapat naka-fix na po yung pangalan before namin pinapadala sa customer. Kasi nga, siyempre, hindi alam ng customer paano i-configure yung antena. So, hulugan natin, mga ibigan. Pesos. So, okay na, mga ibigan, ano? Okay na yung VLAN setup ho natin. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Siyempre, kung alam natin yung ano, proseso, madali lang. So, pwede na. Pwede na nating balutin. Pwede na nating ipadala sa Tacloban. Okay? So, try muna natin na mag, ano, mag-YouTube, mga ibigan, kung may internet nga ba, ano? Ayan, mga ibigan. So, meron ng internet, mga ibigan.
So, goods po mga ibigan, yung atin pong pag, ano, setup ng villain. Yung iba naman na nagtatanong hindi daw gagana, ewan ko ba bakit hindi gagana sa kanila. Siguro hindi lang nasunod yung video natin. Again mga ibigan, ha, meron ho tayong video sa atin pong, meron ho tayong link sa atin pong video, sa baba ho ng ating video. Dito po mga ibigan, i-click nyo lamang po. Kung gusto nyo naman pong bumili, bisitahin nyo lamang po yung Facebook store natin na may link din po tayo sa baba. So, ito yung papadala ko kung hindi kaya bukas. Tapos, yung isa, ito naman mga ibigan, ito po ay Easy Wi-Fi. Ito din po ay yung customer ko, mga ibigan niya, bali, tawag dito, bumili ulit sa akin. Ito po ay sa Sambuanga, Sibugay, yung kanya. Sambuanga, Sibugay pala yung kanyang lugar. So, isi-set up din natin ito, mga ibigan. Ipakita ko rin sa inyo. So, sa ngayon, kailangan ko munang tawag dito. Sensei na kayo, mga ibigan, na kasi Bisaya ako. Minsan, nalilimutan ko kung ano yung mga Tagalog ng ligpit. Diba? Tawag dito, pagtanggal ng mga wirings. Minsan naman, nakakapagsalita tayo ng straight na Tagalog. Pero minsan nga, nawawala tayo sa ire, mga ibigan, ano. Hindi ko masyadong ma-translate ng tamang Tagalog yung mga Bisaya. Bisayan word, yung mga Bisaya. So ito yung mga ibigan, pag may bibili po sa amin, meron, syempre meron ng antenna, meron ng tarpaulin, meron na ding ano, itong wire or UTP cable, ayan, free na po yan. Meron din pong, syempre meron na din pong antenna. Antenna, I mean, meron din pong tarpaulin. Maganda din mga kaibigan, ano, pag may business tayo, meron din po tayong YouTube channel, nakakatulong din. Kadalasan sa mga customers ko mga kaibigan ay sa ano, nanggaling sa YouTube. So, check natin ulit. Okay na yan. Ay, hindi pa pala. Kailangan pa palang i-license. Nako naman. Ay, ulit-ulit mga ibigan. So, ulitin natin mga ibigan, ano. I-set up naman natin ulit. Kasi nga, hindi pa pala naka-license. Buti na. Ang hirap mga ibigan kapag ano, kapag inaantok po tayo or yung ano mga ibigan, yung mahirap yung tumatanda na tayo mga ibigan, marami ng ano, malilimutin na tayo mga ibigan. Okay, so set up natin ulit. Nung una mga ibigan, ano, talagang doubt ako sa ano, VLAN setup ng piso wifi. Pero yun nga, yung ako na mismo yung naglagay ng mga piso wifi na VLAN mode. Yun, maganda. Talagang ano, hindi ako hindi problema yung kanyang internet mga ibigan. Hindi din problema yung ano, yung tawag dito yung mga yung sabi nila na nahahack daw ano. Okay, so wala namang
complain na naririnig ko dun sa mga lugar kung saan ko nilagay yung aking piece wifi. So ngayon, siyempre, ito eh, akin pong i-license ito mga ibigan. Saman. Kuha na ba na? Nabaga. Guwito ni mo. Pila ka buhok. Na. So ngayon may ibigan, i-set up natin. Ay, i-license nga pala natin. So dito tayo sa computer. Isa-isa na kayo sa computer ko mga ibigan. So, kuha muna tayo ng license mga ibigan para magamit natin sa ating piso wifi. Ang nga pala, shoutout nga pala kay Leo Duran Octa, no? Ito pala si Sir Leo Duran Octa. Siya yung nagano, siya yung bumili yun natin sa atin ngayon ng ano, piso wifi na nakabilan mo. Change ko lang yung prefix. Gagawin ko lang ano. Leo Tacloban. Leo Tacloban. Okay. Tapos. So, okay na maibigan. Ito yung ginagawa ko pa. Pinapalitan ko yung prefix niya kasi nga. Siyempre yung customer ko kapag wala pang radio sa ID. Pag nasira yung board. Wag naman sana eh mapapalitan ho agad natin. So ngayon yan. Okay, nakuha ko na yung ano. Kukunik lang ulit ako sa piso wifi. Tapos kukunin ko muna yung ano, license. Ayan. Okay. Tapos papasokin ulit natin yung admin. Ayan, admin. Tapos ayan. Kung hindi nyo alam mga ibigan kung paano mag-change password ng inyong piso wifi LPBA, meron po tayong video tutorial din po niyan mga ibigan. Tingnan nyo lang po yung aking ano, YouTube channel. So yung pag-activate din po mga ibigan, kung hindi nyo alam mag-activate, pupunta lang kayo ng admin tapos maintenance. Siyempre kunin nyo yung ano, yung license. Ayan po mga ibigan, ito yung makikita nyo na wala pang license yung piso wifi po ninyo. So pag nag ano po tayo maibigan, nag tawag dito, nag activate to, always ho natin i-check mga ibigan yun pong atin pong portal kung ito ba ay hindi naka-pause. Yan, gaya ho nito mga ibigan, ito po ay naka-pause yung time. So syempre i-resume ho natin yan kasi nga minsan kapag naka-pause po, ayun, wala tayo. So okay, kasi minsan mga ibigan kapag naka-pause po yung portal ho natin ay hindi po natin mapapasok yung ano, yung ay hindi, mapapasok ko natin yung ano, admin. Ito. So, ayan. Kapag kasi yung mga ibigan, kapag wala ho tayong ano, wala po tayong internet, minsan ay ano,
hindi po magiging successful po yung pag-activate ng ating license. Kaya yung minsan may bigyan, meron akong customer na ano dati na bumili sa akin ng license. So yun, hindi gumana sa kanya kasi nga wala siyang remaining time sa kanyang portal or sa kanyang Visa Wi-Fi, wala ding internet. So yun, yung pag-activate niya is ano, hindi naging successful. So yun, sabi niya sa akin, wag mo akong lokohin, sir. Bigay mo yung ano, tamang ano daw, license, kasi nga iba daw yung license na nakita niya sa iba. Siyempre, yung una po maibigyan na mga letters po dyan sa license is depende po yan sa mga distributor. Halimbawa po, yung iba is si Ryan siya. Siya yung ano eh, yung top notcher dun sa ano, sa isa sa mga distributor. So, RS yung kanyang unang ano, yung prefix ng ano, license. Yung akin naman maibigyan is HLC, Highly Commerce. Minsan, ito nga yung ginagawa ko, pinapalitan ko yung pangalan sa mga customer ko. So, ito maibigyan, meron na po tayong internet. So, activate lang. Click lang po yung activate. So, hindi po yan automatic maibigan, ano, maghihintay lang po tayo ng ilang segundo. Ayan. Gaya po nito, so ayan. Congratulations, your machine is fully activated. Yun kasing iba maibigan, kapag nag-activate ng license nila, pag click po nila ng activate, hindi po talaga yan ma-activate agad. Mga ilang segundo pa bago po maging activated po yung atin pong piso wifi. So, yung iba, biglang nagdesisyon, tatawagan yung seller. Yan yung experience ko, maibigan, ano. Yun nga, yung isa, sabi niya, wag mo akong lukuhin, sir, kasi ayan, ayan na. Marami siyang alam, kaya ginawa ko, binalik ko na lang yung ano, pera para walang gulo. So, again, tapos yung time natin, maghuhulag tayo ulit, maibigan. Hulugan mo natin ulit yung piso wifi natin. Okay, so yan. So okay na po yung ating window, mga ibigan. Activated na po ito. May license na po ito. So pwede na po nating balutin at saka ipadala sa Tacloban. So yun namang isa, yung ating pong isi-set up po natin ngayon. Mas madali lang po ito, mga ibigan. Natin itong sa Bisaya at ang ating Hiposon. Sa Tagalog, sa Hiposon. Sa Tagalog, sa Hiposon. Loh, pagpapalo. So, yan. May bigan. Na-prepare na po natin yung ating antenna, cable, yung tarpaulin. So, okay na po ito. Siyempre, ito. Sa pagdating ng customer, ang gagawin niya lang, ilalagay itong mga cable. Kahit po saan sa port na yan, hindi na po mahihirapan yung customer natin, mga ibigan. So, pwede na po nating... Yan. Siyempre, kukunin natin yung barya para... Yan, para hindi tayo malugi, mga ibigan. Kukunin natin yung mga barya. Siguro pag ito po'y puno, mga ibigan, siguro aabot po ito ng 8 to 10,000 siguro kung mapupuno po itong box na ito. Sa totoo lang, mga ibigan, ito pong box natin ay talagang napakatibay. Magaling yung panday namin, mga ibigan. So, ito, ilalagay ko po muna dito. Tapos bukas namin yan, ano. Bukas ko na po ito tawag dito, bukas na ito, mga ano, babalutin.
So itong tarpaulin, pwede natin itong ano. Pwede ko po itong ilagay na lang sa box kasama yung antena. Charger. Sinilabot ang charger na mga trabaho din eh. So yun mga ibigan. So bukas na po ito babalutin. Okay na po yan. So dito naman po tayo next sa atin pong Easy Wi-Fi. So, ano ang ginagawa mga ibigan kapag kung faso yung atin pong antena na gagamitin? Nabibilhin na ng atin pong customer. Siyempre, una, isi-set up po muna yung ano. Set up muna po muna natin yung antena. Iko-config po muna natin as access point. Wala na po palang ano, light indicator yung CF73 ngayon. Di gaya dati makikita natin na kapag mayroong light indicator, eh, good po yung ating power supply. Ngayon ay wala na. Meron na pong free cable yung ano, Compass 73. Hindi tulad ng TP-Link ko, wala siyang ano, free cable na 1 meter. Siyempre meron na po tayong cable. Mas madali po yung pag-setup nito mga ibigan kaysa VLAN. Kaysa VLAN mode or VLAN setup. Kasi nga hindi na po tayo magko-config pa sa computer. Pwedeng sa cellphone na lang. So ito yung ano mga ibigan, yung gamit ay USB pa lang, hindi ito naka-VLAN, mas madali siyang i-setup. So unang gagawin ko lang ngayon is, yung antena i-config ko po muna. Ano mo sabi? Gumita sa kapitali.
problema ako. Usa din siya, Toshiba? So ngayon may bigan, i-set up po muna natin or i-config po muna natin. So ngayon may bigan, i-config po muna natin yung ating antenna. Siyempre. So, yun, Comfast. Kung di nyo alam mga ibigan na mag-config ng Comfast 73 or Comfast, meron po tayong video mga ibigan sa atin pong YouTube channel. Again, hanapin nyo lang or ilalagay ko na lang sa babaho ng ating video. So, yung kanyang default username or password is admin. Tapos, syempre, meron po apat na option dito tayo sa access point. Next, tapos SSID, palitan lang natin ng pangalan. So, Wi-Fi window. Yan. Tapos, next. Tapos, finish. Yan. Madali lang mga bigyan yung Comfast 73 or yung Comfast sa pag-setup. Kaysa dun sa, ano, sa TP-Link. Kasi yung TP-Link, kailangan mo pa ng umada. Okay, so, hindi naman masyadong, ano, matagal. Pero mas ano, mas easy talaga itong ano, Comfast pag sa pag-config. So, yan, so, na-config na ho natin piso Wi-Fi window. So, ito naman ano, setup natin tong ano, tong ating piso Wi-Fi. So, same pa din, USB power supply LAN, papunta sa USB LAN. Yan. Pagdang USB LAN. Tapos, yung atin pong ISP sa board. Hindi na po ito VLAN setup, mga ibigan. Yan. So, ang gamit nito ay Easy Wi-Fi, itong software na ito. Ayan na. So, hintayin lang natin ng mga ilang segundo para tuloy-tuloy yung ano, yung pagteteso natin sa ating pong piso Wi-Fi. Ano mga ibigan, ano yung pangalan niya, piso Wi-Fi window. So, try natin mga ibigan, ano. Kapag stable na po yung, ayun, nawala naman. So, hindi pa siya pwedeng i-connect sa piso Wi-Fi since nagbo-boot pa po yan. Hintayin lang natin mga ibigan. Kaya sa mga new builder natin mga ibigan dyan, kapag huwag po kayong mag-alala, kapag po, ito pong indicator, light indicator na ito ay pawala-wala, kasi nga nagbo-boot pa po yan. Hindi po yan automatic na magagamit na ho natin agad. So, kaya unan, stable po siya, pero try natin na mag-connect. Pag nag-connect ho tayo, eh, mawawala naman po yan. Try natin mga ibigan. Connect tayo sa piso Wi-Fi window. Okay. Okay, so, hindi pa tayo nakaka-connect. Hintay lang natin mga ibigan. Hanggang sa magiging okay na po yan. Okay, so ayan. So ito po yung ano mga kaibigan ng Easy Wi-Fi. So hindi, wala po siyang trial. Kapag nag-insert coin ho tayo, eh, ganyan po, eh, ganyan po yung malalagay, ano? Window currently busy, please try again after a minute. Mapapansin din yung mga ibigan, nagbibling po yung red. Hindi po ibig sabihin sira po yung board natin. Talagang ganyan po yan. Ibig sabihin, ready na po yung ating machine na gagamitin. Yan po yung ano, setup ng software ng Easy Wi-Fi. So ngayon, ang gagawin natin is siyempre, ilalicense po natin yan para magamit po natin. Maklik po natin yung insert coin. So kanyang default password is admin. Ang Easy Wi-Fi mga ibigan is, ganito lang po yan mga ibigan. No?
Sa baba ho ng atin pong portal, meron pong open admin, okay? Okay, gagamit lang tayo ng ano, isa. Gamit lang tayo ng Google. So, sa baba ho ng portal, mga ibigan, ay meron pong open admin. So, click lang po ninyo yan. Hindi na po kayo pupunta sa 10.0.0.1/admin. Yun lang sa baba ng portal. Tapos, admin ang kanyang default password. Ayan. So, mag-a-add po yan ng 2 hours sa atin pong portal, sa atin pong machine. So, himbawa tayo po yung nag-build ng Easy Wi-Fi, ang gawin nyo lang, pupunta kayo ng admin, tapos itong license and activation, click nyo po yan, hamanapin po ninyo ito pong activation code. Sa gilid ho nito, ito pong copy, click lang po yan, automatic copy po yan. Tapos, isend po ninyo dun po sa inyong seller or yung pong nagbebenta ho ng ano, license para ma-generate po yan. Para magkakaroon ho kayo ng license ng Easy Wi-Fi. Yun yung proseso ng Easy Wi-Fi, mga ibigan. Hindi po kaya, gaya ng ano, LPB. So, kailangan pang i-generate po itong activation code. Ayan, na-send ko na. So, syempre ako din yung mag-generate po niyan. So, tara. So, dito sa computer ko, dito ko siya ilalicense, mga ibigan. Dito ko po i-generate yung license ng Easy Wi-Fi. Okay, so meron po akong available pa din na no, license sa Easy Wi-Fi. Kakopy ko lang po yan. Trabaho po namin yan, mga ibigan. Okay, ng mga distributor ng Easy Wi-Fi. Okay, so isi-send ko na ulit yung code na generate ko na, yung license. So, nandito na yung ano, may bigyan yung license. Kahit kopyahin pa yan ng iba, may iba yan, hindi yan, ano, hindi yan magagamit na pag na, kasi nga, every SD card, each SD card is meron po siyang talagang iba't iba yung license na gagamitin. So, ayan. Click lang yung activate. Automatic po yan. Ayan. Mas madali po siyang i-activate kaysa LPB. So, kailangan natin i-restart. Siyempre, i-restart muna natin. Okay, restart window. Tapos, i-try natin mamaya, mga bigyan. Kitay lang natin saglit. So again, mga ibigan, ito pong atin pong anti-dust box ay talagang tested and proven po yan, mga ibigan. Ano? Talagang mas less yung sakit sa ulo about sa coin slot kasi nga eh, tumatagal yung coin slot natin. Pero hindi naman lahat kasi nga din, eh, meron din mga factory defect, di ba? So base yan, mga ibigan, sa amin pong mga bentang piso wifi. Pala pa. Check natin, mga ibigan, ulit kung pwede na ba. So, ayan, may bigan. Pwede na siya. So, try nating hulugan. Nasa na yung barya. Kunin ko po muna yung ano, barya, may bigan. So, babalik na naman ako sa aking lungga.
Kani. So, try na rin mga ibigan. Click insert coin lamang po. So, yan. Hulugan natin. Ibigan, lahat po ng bariya ay nahulog po mga ibigan. Ibig sabihin, goods po yung ating pong coin slot at piece of wifi. Okay, done paying. Tapos, nakikita pala si madam. So, try natin na mag YouTube mga ibigan. So, mag YouTube muna tayo. Check natin, ayan. So, yan mga ibigan, goods na po yan. So, ibig sabihin, pwede natin tanggalin yung atin pong piso wifi at ipapadala natin bukas sa Sambuanga si Gubay ba yan? Si Bugay pala mga ibigan. Sambuanga si Bugay, papadala natin to bukas. Okay? So, mga ibigan, kapag kayo po ay bumili, meron po tayong COD or COP. COD, COP mga ibigan. Kaya hindi po tayo masascam, mascam mga ibigan. Ano? Hindi po kayo mascam mga ibigan sa kapag kayo po bibili sa host ng amin pong piso wifi. Kasi nga, syempre, itetest natin yan bago ipadala. Tapos, COD, COP, pag nandun na yung item, dun na po ninyo bayaran. Okay, kasi kadalasan kapag nauna yung bayad, kadalasan ay marami yung mga scammer, mga ibigan na ganyan, nagpapabayad muna bago ipapadala yung kanilang item. Hindi naman lahat, pero kadalasan. Okay, so balik ko lang itong ano. Dati mga ibigan, may mga customers ako na hindi nga nila alam paano ilagay yung UTP cable dito. Kahit ito mga ibigan, ano? Basic na basic. Normal lang. Kasi nga, siyempre, baguhan din. Kaya kapag kayo po'y nagbebenta ng piso wifi, ay talagang ano, kailangan mo ng mataas na pasensya. Kasi nga, hindi maiiwasan may mga customers na nasabay-sabay na tatawag, sabay-sabay na chat-chat sa inyo. Siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon din na tayo ay kumbaga open time. Tayo din po ay mayroong ginagawa. Kaya hindi lahat ay na-accommodate. Pero ayan mga ibigan, okay na po yan. So bukas, atin na po itong ano, babalot na po natin yan mga ibigan. Ibabalot na po natin yan. Babalutin na po natin yan. Papadala natin sa Sambuanga si Bugay. So, huwag natin kalimutan. Ito po ating tarpaulin. Oh, yan. So, yan mga ibigan, yung atin pong as of now, yung atin pong order na sa online mga ibigan, direct po sa atin. Kasi yung iba sa Shopee mga ibigan, ano. So, ito po ay direct po sa atin, kaya idadrop po natin yan sa itong isa ay sa LBC. Ito namang sa isa is JRS. Okay. So, depende po yan sa customer kung saan nila gustong ipadala yung kanilang mga item. Again mga ibigan, again, gusto nyo pong bumili ng ano, ng piso wifi sa amin, wag nyo pong, wag lang po kayong mag, ano, ato biling mag chat sa atin pong Facebook store. Siyempre, lahat po ay mababasa ho natin yan. Tapos, yun nga, safety ho yung atin pong mga bibilhing ano, piso wifi. Huwag po kayong mag-alala mga ibigan. Kasi nga, hindi po tayo scammer, ano. Hindi din naman, ano, hindi din naman natin masisisi yung mga customer natin na baguhan na mag, ano pa, mag-doubt pa, ano. Kasi nga, bago pa nga lang sila sa business po natin.
So, yun mga kaibigan, yung trabaho natin. Gabi-gabi, nagsiset up po tayo ng mga piso wifi na ipapadala sa iba't ibang lugar. No, kahit po malayo po mga kaibigan, Luzon, Misayas, Mindanao ho kasi tayo, nationwide ho yung atin pong pagpapadala sa kanila. At nagpapasalamat kami kasi nga, ay ano, marami din nagtitiwala sa atin pong piso wifi. Nung mga customer namin nung 2019 hanggang ngayon ay isa yan sa mga customer namin na aking ipapadala bukas sa si Bugay. Since 2019 po yan mga ibigan, hanggang ngayon ay bumibili pa din yan. So yun lang mga ibigan yung ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi o ngayong araw or sa YouTube ko ngayon. Again, mag-ingat po kayong lahat sa atin pong panahon ngayon. At saka maraming salamat. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like po ng atin pong video at mag-hit po ng atin pong notification bell para pa po sa susunod na atin pong video. Again, magandang araw sa inyong lahat and God bless us all.